Medyo makulimlim na naman nga at umaambo na naman. Sabi ko nga sana wag naman umulan. Inutusan ko nga si Gerald na pumunta nga ng Pure Gold kasi may mga ipabibili nga ako. Then nagchat nga siya sa akin na wala nga dun sa Pure Gold kaya sabi ko sa kanya try nga niya sa Save More. Nakabili naman siya and pagbalik nga niya dito medyo basa na nga siya ng ambon kasi nga lumalakas nga yung ulan. Naabutan nga niya ako nag-iihaw kaya siya na nga yung nagtuloy. Yung isa sa mga followers ko na taga Binian Laguna, bumili nga siya ng beef at saka chicken biryani, sinamahan na nga niya ng inasal. Pangatlong beses na nga siyang bumili, nagbabackread din kasi ako kapag may dati na nga kaming conversation. So yun nga, shout out sa you, Bedulce Malonzo. Shout out ko na rin nga si Marido Ngaban, isa rin nga siya sa mga na-addict nga ng whole chicken nga namin na taga San Pedro. Simula nga nung nagtinda nga ako ng biryani, dun ko nga lang nga nalaman na marami pa pala akong followers na mga taga Laguna kasi nga nagpapadeliver nga sila ng pagkain nga namin. Kahit nga nung wala pa nga kaming pwesto na ganito. Then si Kuya naman yung kumain nga ng beef biryani na naanghangan nga siya. Bumalik nga ulit nga siya kasi nga sinama niya yung asawa niya kasi gusto nga niya ipatikim yung biryani. Yung chicken nga yung kinain nga nila ngayon kasi gusto nga nila yung hindi masyado maanghang. Then isa ko rin nga ang customer na taga Victoria Homes dito nga lang ngayon sa May Tunasan. Tinanong nga niya ako kung magkano yung DA paggaling nga dito sa May Bayanan papunta nga ng Victoria Homes. Medyo malayo-layo nga yun. So yun nga nahirapan akong kunin yung pin papunta nga dun sa kanila. Dahil cravings nga niya yung biryani, sabi ko nga sa kanya, siya na nga lang ang magbook. Yun nga sinubukan nga niya at hindi nga kami nahirapan. Kaya naka-order nga siya sa akin ng tatlong biryani nga. Shout out na rin nga sa'yo Karen Ward. Pati na rin nga kay Jasmine Garcia na laging ang cravings yung biryani namin. Late na rin nga kaming nakakain ni Gerald ngayon kasi yung busy hours kasi namin nag-i-start talaga siya ng 5 hanggang 9. Nagsasabay nga yung deliver pati na rin nga yung dine-in. Then mas maaga nga kaming magko-close ngayon kasi nga pupunta nga kami ng Binian para nga mamalengke. Maglilista ako ng mamalengke namin mamaya sa Binian. Kaya kami sa Binian mamamalengke kasi marami akong mga kailangan yung mga ginagamit namin sa pang take out. So yun. Kasi kung manok lang at saka ano, pwede naman dito sa Alabang. Kaya lang, wala kasi ano, meron din mga ano sana sa Alabang. Nga lang kasi sarado na siya kapag ganong oras na ng gabi. Kaya yun. Sabi ko nga kay Gerald, hugasan ko na nga yung mga natira niyang hindi nahugasan din. Dahil aalis na rin nga kami papunta nga ng Binian, sabi nga niya, lilinisan nga raw nga niya tong ihawan kasi ang dami nang ang abo. Nahugasan na ni Gerald yung iba kanina, kaya lang, may mga naiwan, kaya ako na maghuhugas. Andito na kami sa Binian. Ito, 150 pa rin nga yung kilo nga ng kamatis nga dito. Halos kaparehas na nga ng sa Alabang. May napagtanungan pa nga kami na aabot din nga siya ng 190. Halos sabay-sabay nga naubos yung mga ginagamit ko sa pang take out. Kaya dito nga kami namalingke ni Gerald. Sa pang take out ko nga na mga binili, umabot na rin nga siya ng mga kulang-kulang 800 pesos. So yun nga, depende na nga yan sa dami nga ng bibili kung kailan na naman yan mauubos. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.